sa naging laban ng Los Angeles Lakers kanina kontra Houston Rockets, gamit na gamit ng 8-time NBA All-Star na si Anthony Davis. Sa simula pa lang ng first quarter, nagtrabaho na kaagad si AD sa loob ng paint. Ito ang ilan sa mga highlights na nakuha ko kanina kung paano nagdomina si AD laban sa Rockets. Bando pass to AD, low post to. As you can see, kinaldag lang ni DeBrow yung defender niya. Kahit tumulong pa dito si Sengun, hindi pa rin niya naging sapat para mapigilan si Anthony Davis at may kasama pang foul. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang gagawin ng Lake Show dito. Ibibigay lang nila kaagad yung bola kay Davis at bahala na tong kumilos. Bago ang lahat, nag-set up muna sila ng play para magkaroon sana ng mismatch advantage yung defender ni AD laban sa kanya. So yan, habang hawak ni Dilo yung bola, nag-set up ng back screen si AR sa primary defender ni Davis, pero nakahabol pa rin naman to. Patapos mag-set ng screen, lalabas na sa loob ng paint itong si Austin. Ito talaga yung gusto mangyari ng Lake Show, isang clear out play para kay AD. Bali may mag-aganap mamaya ang mga idol na 1v1. Pero pansinin nyo rito si Sengun, na-drop coverage siya, naghihintay siya dito sa pagkatake ni Davis. AD with a spin move, iwan ka agad yung primary defender niya, pero mabilis naman nag-help defense itong si Sengun, kaya nangyari napilitan si AD tumira. Great defense to para sa Rockets, pero nakalimutan nila ang salitang box out. Anthony Davis grab his own miss. At ang malupit pa dito, na-convert ni AD to into offense, another great play para kay AD. Hindi ko alam kung napapansin nyo to, pero ako madalas ko itong nakikita sa depensa na ginagamit ng Lake Show. Kadalasan diba big man ang nakapeso sa ilalim para sa interior defense at maging sa rebounding. Pero itong mga idol, tignan nyo, kakaiba. Instead na nasa loob ng paint, nasa ibabaw sa AD. Maganda talaga to kung sakaling makukuha nila yung rebound, kasi ang mangyayari is si basket na para kay AD. Tignan nyo naman yung dalawang big man ng Rockets, diba abala sila para kumuha ng rebound. Habang si AD naman, pagkatapos niya mag-contest ng tira, tumakbo kaagad siya mga idol para sa fast break. Kevin Porter for 3, no good. Pagmasdan yung mga idol tong si AD, tumakbo na kaagad siya para sa quick transition. Epektibo rin talaga yung strategy na to, lalo na nga kung makukuha palagi ng Lake Show yung rebound. Katulad na nga lang ito, matapos makuha na AR yung bola, ipinasa niya kaagad yung bola kay AD. Anthony Davis for the easy slam. Sabihin na natin may makahabol kay Anthony Davis para pigilan siya. Pero kadalasan mga idol, kung sakaling may makahabol man kay AD, guards lang yon dahil sa bilis nila. Pero dito naman papasok yung height advantage. Kahit na mahabol nila si AD, malamang sa malamang may hirapan pa rin sila pigilan ditong si DeBrow dahil sa height advantage. Pwede siguro kung gagamit sila ng foul. Sa pagpasok ng halftime, dito natuluyang umarangkada ang Lake Show by turning defense into offense. Ipinapakita na rin nila sa mga oras na to yung magandang chemistry na nabuo nila. Kaya ang ending na iuwi nila ang panalo laban sa Rockets sa score na 134-109. Natapos ang game na si AD ang tinaguri ang leading scorer ng Lake Show matapos umiscore ng 40 points. Samahan pa yan ng 9 rebounds, 1 assist at 2 blocks. Bukod kay AD, nag-init din ang magic bunot ng Lake Show na si Rui Hachimura. Grabe din tong si Rui kanina mga idol, no? Sa katunayan, isa nga siya sa naging dahilan kung bakit nagawang tambakan ng Lake Show itong Houston. Tinapos ni Rui ang laban na nakapagtala ng double-double with 20 points, 12 rebounds, 1 assist at 3 blocks. Panibagong triple-double naman para sa all-time leading scorer na si LBJ matapos makapagtala ng 18 points with 10 rebounds, 11 assist at 1 block. Tinapos naman ni Austin Reeves ang laban na to na nakapagtala ng 18 points with 8 assist at 1 rebound. 13 points at 1 rebound naman mula kay Malik Beasley off the bench. Overall, great win to para sa Lake Show mga idol. As of now, meron na silang pinangahawakan na 3-game winning streak at kasalukuyan silang nakapesto na pang-pito dito sa West with 40 wins at 38 losses na record. Bali may 4 pa silang natitirang laro laban sa kupunan ng Utah Jazz, Clippers, Suns at tatapusin nila ang 2022-2023 NBA season laban sa kupunan ng Utah Jazz. Hindi malabo na umangat ang Lake Show sa number 5 or number 6 seed kung matutuloy ang ganitong klaseng performance na ipinapakita nila. Kung sakaling makapasok ang Lake Show sa playoffs mga idol, sino sa tingin nyo ang magandang makalaban nila sa first round? Sacramento Kings or Phoenix Suns? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Basta sa pagkakaalam ko, ang target talaga nila makalaban kung makapasok man sila sa playoffs ay ang kupunan ng Sacramento Kings dahil wala raw itong sapat na experience pagdating sa playoffs. So yun lang mga idol, maraming maraming salamat sa solid na suporta nyo. It's your boy King Jan. I'm out.